What's up? Meron tayo ulit guest na. Yeah. Nandito tayo. Ano pangalan mo? Ako po si Cristiana, ang BSIS. Legendary BSIS. Ilang years ka na dito? Pitong years. Si Kuya Maurice Cristiana, BSIS student at isa pang guest natin, ang Tito ng Bayan. Ako nga pala si Edward Juarez, BSIP 3B. Ayun po na mga ka-RR, meron na naman tayo isang topic na pag-uusapan at shout out dun sa nag-suggest sa akin habang naghahantay ako ng jeep sa Bicas. So sinag-gest niya lang sa akin to. Pag-uusapan natin ngayon is yung mga uri ng estudyanteng nagtitipid. Hindi ako nilibre kasi ano eh, iba yung way namin eh. Sasakay ako DCB, siya naman ata, sasakay siya patogay garaw. Mga estudyanteng nagtitipid! So ayan, nakaka-relate ba kayong dalawa dyan, ha? Yes. Opo. Sa anong paraan ka nagtitipid? Nari, hindi ka kumakain, kaya ang payat mo. baka naman nagtitipid ka para sa girlfriend mo. Wala nga oil eh. Ikaw. Nagtitipid ako kasi nabukasan ang iniisip ko. Ayan po yung pag-uusapan natin para to sa mga estudyanteng nagtitipid. Anong uri ng estudyante ka kapag nagtitipid? Unahin natin si Tito ng Bayan, Kuya Edward Juarez! Klase ng mga estudyante na nagtitipid, para sa akin, sagot mo muna ako! Bakit? Una, minsan, kulang sa budget yung dala nilang pera, kasi, irarason nila na, naiwan ko sa bahay, pero hindi pala sila binigyan ng baka. May dahilan sila, no? Nahiya lang siguro silang sabihin. Parang, pautang muna ako. Sagot mo muna ako. Sa susunod, ako naman. Parang sa jeep. Bayad mo muna. Ikaw muna. Nagawa mo ba yan? Ikaw muna, sagot mo muna ako. Nagawa ko na yun pag-lunch. Sagot mo muna ako kasi yun nga, kulang nga yung pera. Nahiya kang sabihin yung dahilan sa kanila, kaya nagsabi ka sa kanila. Ganun muna. Para hindi naman. Pero bumabawi ka. Bumabawi ako. Yan. Malakas ako man. Ikaw, naranasan mo ba yun? Sagot mo muna ako, wala kasi akong pera, ganito. Or kahit anumang dahilan. Wala po, binala lang talaga ang libre. Sagot mo muna ako. Ito yung mga estudyanteng nagpapalibre, nagpapatrin. May kilala ako niyan, sir. Best friend ko yun, sir. Best friend mo. PUP kasi siya nag-aral noon. Walang suporta sa kanyang magulang niya. Kaya ang diskarte niya, naghanap siya ng kabuhayan niya, pero wala siyang pera kinabukasan. Kaya nagpapalibre muna siya, tapos... Kinabukasan, may pera siya. May pera siya. Magbabayad siya daw sa ano. Ganun daw diskarte niya. Nag-aaral pa ba yung best friend mo? Mayaman na ngayon. Shoutout mo! Sa top dyan kay Mark Russell! Yeah! Best friend! Kita! Mabait naman si Kuya mo, Russell. Napakabait nun, sir. Napakabait. At ang pangalawa naman natin sa listahan, manggagaling kay Kuya mo, Bestie. Ano yung pangalawa natin? Diet ako! Yeah. Ano ba yung ibig sabihin yan? Parang nagutom ka, tapos? Kung tirang pala bibirin. May magtatanong? Yan ang kakainin mo? So ano magiging sagot niya? Diet ako! So kung naranasan mo yan, ikaw yan, no? So yung kumakain ka, tapos may lalapit na isang tao, kilala mo man o hindi, tatanungin ka, yan ang kakainin mo? Diet ako! Kunti naman. Ang sagot nila is... Diet ako! So syempre, yung mga estudyante or yung mga nagtitipid na tao, so yung dating 1.5 price, ngayon, any half na lang. Wala na yung isa. Tapos, more tubig. Tubig, sabaw. Libre naman yung sabaw sa mga karinderya. Sabaw na lang, kasi isang kanin. Nagda-diet ka ba? This
soon. Hindi, kasi payat ka lang ang nagdadain ko. Pero nagawa mo yun. Yung kumakain ka, tapos may magtatanong sa'yo. Sabi mo, diet ka, pero wala ka talaga as in pera. Or yun lang talaga kaya ng pera mo. Nagawa mo yan. Ikaw. Nagawa ko yun. Oo, kasi... Diet ako. Nagtitipid ako kasi. Ako rin, naranasan ko yun. Halos lagi kong nararanasan niya. Example, kakain ako ng lunch. Although, meron naman akong pambili, pero dahil nga makunat ako. Ang kakainin ko niyan, isang kanin tapos isang itlog. Ay, tapos, nagtitipid ako kasi baka nga sa mga susunod na araw, no? Wala na tayong panggastos. So, yan pa ikalawa natin. Ang ikalawa natin ay yung... Diet ako. So, kung naranasan mo yan, kumakain ka ng siomay araw-araw, may yan ang lumpiang Shanghai, itlog, lumpiang toge, hotdog araw-araw, at yun yung lagi mong kinakain, malamang ikaw to. Diet ako. Yan po yung ating pangalawa sa lista. Ang pangatlo natin ay yung tinatawag natin student. 1, 2, 3. Student 1, 2, 3. Let's go. Sino nga ba yan? So, sa tingin nyo, sino nga ba to? So, eto po yung mga estudyanteng may pamasahe, ngunit subalit datapwat, hindi nagbabayad sa jeep. Kayong mga nag 1, 2, 3, no? Tingnan nyo naman yung driver. Isipin nyo naman yung driver. Yung mga nag 1, 2, 3 estudyante, guys, mga ka-RR, isipin nyo yung driver. Tama ba ako? Yes, sir. Nagtatrabaho din sila. So, kung gusto nyo mag 1, 2, 3, meron tayong mga driver dyan na talaga namang mababait. Pwedeng-pwede. Nasabihin mo, kuya, manong driver, baka pwedeng pasakay po kasi naubos yung pera ko or wala ka talagang as in pera pamasahe. So, meron, pero meron, no? Sa dami ng Pilipinong jeepney driver, no? Mababait pa rin sila na papayag na sumakay dyan sa sasakyan nila. Huwag yung palagiin, huy, no? Yung mga sumasabi. Sige, wag yan. Nakaka-addict yan. Sige, sakit na yan. Sakit na yan. Hindi na yan normal, mga brother. No? Mga karar. Ito pa yung ginagawa, no? Ito yung ibang ginagawa ng estudyante. Pagsakay, cellphone, headphone. Yeah. Or headset. Sabay tulog. Nakaganyan. O, yung mga wala pang bayad dyan, no? Sasabihin ni manong driver. Ah, bingi-bingi. Bingi-bingi yan, naka-headphone nila. Yari ba yun? Sila magalit na kapag siningil mo sila. Kuya, nagbayad na ako. Gaganon pa yan. Ha? Pero pa ang experience, sir. Oh, ano experience yung mo? Yung pag inabot sa'yo ng ano, yung bayad. Oh, bayad ko. Bayad ko. Hindi lang estudyante, no? So lahat ng mga nakakapanood na ito, estudyante ka man or hindi, no? Huwag niyong pamalagiin. So, yan po yung ating pangatlo sa listahan. Yan po yung student 1, 2, 3. Yan, yung mga laging nag-go 1, 2, 3 sa gym. Yan po, no, mga ka-RR. So, pupunta na po tayo sa pang-apat nating uri ng mga estudyanteng nag-TDP. Anong tawag sa pang-apat natin, Kuya Otis? Sila yung mga treasure ng ating classroom. Si Manny Lin. Ayan, si Manny Lin. Sila yon. Yung mga maniningil, no? The treasurers. Although, hindi naman lahat ng treasurer to. Hindi naman karamihan, pero madalas. Madalas. Ano ba ginagawa na may ibig sabihin, no? Sila yung maniningil ng may photocopy tayong gagawin. Maniningil may mga dapat ipa-photocopy. May mga dapat ipa-photocopy. Tapos, ang sisingilin sa'yo is 3 pesos. Okay. Tatlong page ko, no? Tapos, yung so sobra yung kasi 75 lang per photocopy. Tapos hindi babalik sa iyo suplik kasi 25 cent na lang mababalik sa iyo. Hindi sa kanya na yun. Awesome. Marami kayo. Libre na siya. Kumita pa siya. Ginawa ko na yun eh. Kaya naman pala na experience na ni Kuya Otis. No? Actually kasi, konti lang naman talaga yung sasobra doon. So, pero hindi naman lahat sumusobra kasi pati yung mga classmate ngayon, matatalino na. Kukumputin nila kung ilan sila ngayon. No? Pero hindi na
kaya magtatanong kasi nakalimutan na nila or nakakahiya. Yan. So sila yung manilin. Maniningil! Yan, sila yun. Maniningil ka, tapos sobra. No, tapos sa'yo na yun. Kupit mo na yun. Nagpapapapi ka na, libre pa. Libre, tapos may kupit ka ba? Ngunit subalit tatapuan, maliit man o malaki yung halaga, bad. Mali pa rin yun. Bad, bad. Hindi naman siya mali kung ano, minsanan lang. Minsan. hindi daw mali yung magminsanan lang. So, yan po yung pang-apat natin. Tinawag natin itong... Maniningil! Maniningil. So, bago tayo pumunta sa top 5, i-review muna natin yung apat. Sagot mo muna ako. Sagot mo muna ako! Diet ako. Student! 1, 2, 3. Ito na po yung panglima natin sa ating listahan mga ka-RR. Ang tawag natin sa kanila ay The Walking Student. Yan. The Walking Student. So sila yung mga uri ng estudyanteng nagtitipid na araw-araw naglalakad. Papunta or papasok sa eskwelahan, maging pauwi man, naglalakad lang sila. Regardless sa layo ng bahay nila, malapit man or malayo, naglalakad lang talaga sila. Nagawa mo ba yan, Kuya Risty? Opo. Paghapon, maganda kasi yung hangin. So, naglalakad ka, papunta sa sakayan, no? Hindi sa mag-tricycle ka, no? Sakayan. Ito kasi si Kuya mo, audits kasi, mga karar, may motor to, di ba? So, may inaangkas palagi yan. Nagawa mo ba yan? Maglakad ka dati? Noong ano, first year, first semester. Okay. Nilalakad ko from school to Bicas. School to Bicas. Malapit lang naman eh, no? Malapit lang. So ngayon, no, araw-araw din ako naglalakad. Ngunit, pauwi lang. So papasok kasi, medyo mainit yung panahon or maaraw. Pagdating mo dito, amoy ano ka na? Amoy putragis ka na. Amoy di maintindihan. Amoy di maipaliwanag. Yan. So yan po yung panglima. The Walking Student. Shoutout sa mga lagi naglalakad na nakakasabay ko pa uwi. Shoutout din sa kay Kuya Risty. Shoutout din kay Kuya Edward. Kuya Edward. At hanggang dyan po, nagtatapos ang ating usapan about sa mga uri ng estudyante. Nagtitibig. Yan. Peace. Art.